chicken yang inyong pilingerong vlogger. And today, we're going to make a new vlog. And alam ko, 2 months bago ako makapag-upload ulit. And finally, nakapag-vlog na ako. And ang vlog na gagawin natin ngayon is Q&A. But with my friends. So let's go! So we're back again with Pizza. So, nakaulit-ulit na. Siya na lang nasa vlog ko. Sawa na ba kayo? Kasi ako, sawa na. Joke lang. So, kung nakita niyo po sa IG ko and Facebook ko, nag-my day po ko na ask me and my friend any question for our vlog. So, yun po yung gagawin namin today. Yeah, nandito po kami ngayon sa MMC dahil may ginawa lang kami. And ngayon, simulan na natin ang question. Are you ready? Yeah. So, salamat nga po pala sa mga nag- ask ng question. Salamat po sa mga nag-subscribe. So, let's go! So, first question is, yan po, magkahiwalay po kami ni Riza kasi social distancing po dito. So, first question is, what is your favorite place? Ako na nagsasagot. Ikaw. Sa amin kasi, wala kaming favorite place eh. Wala talaga ang favorite place na gustong puntahan. Kung saan lang gusto namin pupunta, yun na yun. Pero ako, ang favorite place ko, nakasama talaga sila, is San Bartolome High School. Kasi, dun talaga kami nagkakilala ni Larissa. Kumbaga, sa LHS yung nag-witness kung... Huwag ka may ano feeling mo. Kumbaga, SBHS yung naka-witness ko sa mga struggles namin ng junior. Hindi, joke lang. Ano, parang kumbaga yun yung naka-witness nga sa pagiging friends namin, kung paano kami naging close. So, yun. Yung question na yun is from Catherine Poyawan. Salamat. And si Catherine Poyawan is one of my close friends and my classmate. Tama. Now, and next question is from Hazel Ann De Quita. Anong pinagawayan nyo na malala? Ako, sino na magsasagot? Ikaw. Ah, sige ako. Honestly, wala pa po. And nararamdaman kong malapit. Kasi kami ngayon, wala pa naman. Yung as in talagang... Malapit na. Grabe ka lang. As much as possible, iniwasan namin yun. Kapag, halimbawa, kampuhan meron, kasi normal lang naman yun sa mga magkakaibigan. Pero kasi yung... Wala pa talaga eh. Wala as in yung nagtagal siya ng day bago masubahan. Yun. Wala pa naman kami ni Riza. Tampuhan meron marami. Pero normal lang. Ang feeling mo! Oh, looks no. Ay, wala ka na ano? Oo. So, next is, kailan kayo nagkakilala from RJ Pantine? Classmate ko rin po si RJ. Ako, kilala ko na si Ikay, grade 8, pero hindi kami magka-close. At kilala ko lang talaga siya kasi taga-Acevedo siya. And marami akong kakilala dati sa Acevedo, and isa na siya doon. That's my section when I was in grade 8. So, yun po pala, si Hazel po pala, isa rin sa mga close friend ko. Yeah. So, kailan kayo nagkakilala? Kami ni Riza, nagkakilala kami nung junior high school, grade 9. Kasi naging mag-classmate kami. And sila Daniel kasi. Si Daniel, si Shaq, si Kansi. Papakita ko na lang yung picture nila. Kami talaga yung magkaka-squad. Kaya lang, si Daniel kasi may LBM daw. And then, si Shaq, hindi kasi talaga siya pinayagan. Tapos si Kansino, hindi ko alam. So, ayun, nagkakilala kami ni Shakira, ni Daniel, since grade 7 pa. And until now, close. Magkaka-close pa din kami. So, si Riza naman, nakilala ko siya. Actually, nakikita ko si Riza, pero hindi ko alam yung name niya noon. Oo, sa Jorn, di ba, nagkakilala tayo si Jorn. Kasi, journalist kami, then nasa isang room. Isa lang yung room namin, pero kasi ako ng English, siya, Filipino. Tapos yun, nakikita ko siya kapag every time na nasa isang room kami. So, grade 9, naging classmate ko to. Makakalagitnaan ng grade 9 tayo naging close, no? Oo, grade 9, umpisa ng grading, pinaiinisan ko yun eh. Ay, bakit? Kasi ang sumit-sumit ko dati.
Oh, yun daw ko. Yung sa mga so, ayun. Hindi ako masungit. Siguro na ano. Nasusungitan ako sa'yo dati. Next! Siguro ang dami ko nang ginagawa. Oh, so, okay. Next naman. Kasi diba naka-assign ako. So, next question is, from Ate ano, Stephanie Ladignon. Vlogger din po siya. 5 minutes na ako. So, next is, paano kayo nag-meet? Ayun nga. Ayun nga, as I said a while ago, sa Jorn. Sa Jorn talaga kami nag-meet. Ayun. So, sa San Bartolome High School din, kaya sabi ko sa inyo kanina, sa San Bartolome High School ang naka-witness kung paano kami nag-meet. So, ayun, next question is from my sister. Ang tanong niya, si Ate Jess. What's one thing, what is one thing most people don't know about? Ang ganda ng tanong. Pero, pang malakasan po. Siguro, ano? Sige, ano sabi niya? Siguro yung... Show me kasi kami. Show me first. Ayan, grabbing bag mo. Siguro yung, ano, mas solid kami. Yung mas matatag kami sa akala ng ibang tao. Siguro yun. Ano? Kasi kami, kapag... Kasi alam namin may sumisira sa amin eh, that time. Oo, ang dami namin na-experience ng junior high school. Uh-oh. Yung parang merong mga tao na tinry na ilayo kami sa isa't isa. Parang gano'n. And then, parang hindi kami nagpa-apekto dun. Oo, dumating yung time na hindi talaga kami nagpapansin. Kasi parang merong tao na ano, naninira sa amin isa-isa, sinisiraan kami sa isa't isa. Tapos yun, syempre ano, nagkakagalit, parang ang nakakarating sa amin, binabaksag kami ni ganito, binabaksag kami ni ganito. Binabaksag nila ako. So, ang nangyari nun, yung mga toxic na taong yun, nawala sa amin. Kaya, dun talaga mas lalong tumatag yung friendship natin. Mm-mm. So, and then, naranasan din namin na i-bash. Parang si Gabi, oh. Sila ako. Ang feeling. Gabi, naranasan namin na i-bash. Yung parang gano'n. Pero, thankful naman kami kasi nga, despite dun sa mga nanira sa amin, despite sa mga nambash sa amin, mas naging matatag kami yung magkakaibigan. Seryoso ako dito, no? Mas lalong naging matatag kami. Kaya, alam nyo, kami, minsan, hindi kami nagko-communicate sa isa't isa. Parang nag-chat. Oo, di uso yun sa amin. Busy. Pero, close pa rin kami sa isa't isa. Yung closeness namin magkakaibigan, hindi talaga nawawala. So yun, hindi kasi basihan mas yung... Mas lalong lumalalim. Mas lalong lumalalim. Mas lalo naming naiintindihan yung isa't isa. Mas lalo naming nadidiscover kung sino ba talaga kami. So next is... Yun nga, kasi nga, showy talaga kaming tao. Ako, showy akong tao, kaya... Open book. Lalo na kapag magkakasama kami. Tapos kapag umuwi, maya-maya, nasa may dina nila yung... Ay, nasa may dina namin yung mga mukha nila. Kahit... Tawag dito, kahit mga pangit yung mga picture. Lahat yun. Tinipressure namin yun. Nakahilera yun sa my day. Kumbaga, since 2017 ba? Kami kayo. 17 ba? 16? 17. 2017 to 2021. Ayun. Nakapressure yun. So, ayun. Next question is from Lisa's friend. Ano yung question na yun? Saan mo? Ay, saan ba? Alam nyo guys, may kasama kami dito. Yung kapatid ko. Mamaya papakita ko sa inyo. Hinaram niya yung jumper ko. Until lang hindi na pa rin binabalik. Nasaan? Hindi ka si Riza. Ay, it's lovely. Ayun o. Color yellow siya. Tapos naka-jumper. Okay, sige mamaya. Sabi niya sa akin, bibili lang siya ng toyo. Tapos, until now, hindi pa rin siya bumabalik. And hiniram niya yung jumper ko. Mahal pa naman ba? Yung jumper niya, kulay green. Naging kulay blue. Ano ba yun? Naraman na araw. Game na. So, ang question is from Bastin? Bastin Garcia. Bastin! Ang question niya is, why are you always stay at my side, even though I'm not perfect? Ako muna.
Kasi ano eh, hindi naman kami naghahanap or hindi naman namin need na kaibigan na perfect. Kasi kami nga mismo, hindi kami perfecto, tapos need pa namin maghanap ng kaibigan na perfect. Eh, kasi yun. At saka, sila mismo yung naka-witness ng mga pinagdadaanan namin. And sa pamamagitan nun, mas lumalakas kami, mas tumitibay kami, at mas mas natatama namin yung mga maling nagagawa namin. So, okay naman. Alam nyo, walang perfect sa mundong to. Yun yung unang-una. The reason kung bakit kami nagsistay sa isa't isa, kasi we love each other. We understand each other and we support each other. Yun. Hindi kami naging magkaibigan kasi perfect si ganito. Hindi kami naging magkaibigan kasi once, halimbawa, si powerful si Visa, hindi ko siya kinaibigan kasi powerful siya. Kinaibigan ko siya kasi nga, magka-vibes kami and mas nagkakaintindihan kami. Kala ko, kasi mas maliit siya sa akin. Okay lang yan. So ayun, hindi, kumbaga wala naman talagang perfect na magkakaibigan. Lahat yan nag-aaway, lahat yan may, ano, may mga kakulangan sa isa't isa. Kasi kapag perfect na kayo, hindi nyo matitest yung isa't isa. Hindi nyo madidiscover kung gaano ka-strong yung relationship ng yung relationship niya sa isa. Ay, bakit nag-relationship? Tama! Friends yun, ha? Huwag kayong mag-feeling. So, ayun. Tingnan nyo po, meron po siyang isang kahang sigarilyo. Yan po ang kanyang, ang tawag dito? Bisyo. Bili na kayo, Marlboro Light. Yan po, case lang po ng cellphone. Ang first question niya is from Bronze. Alam ko pangalan nito, Manu. Kung mawawalan ka ng alaala, anong alaala ang ayaw mong mawala? Saan ba? Saan sa friendship? Siguro, ano yung tanong? Kung mawawalan ka ng alaala, anong alaala yung ayaw mong mawala? Siguro yung may problema kami lahat. Sa squad yun na, may problema kami lahat. And then pumunta kami sa bahay ng isang ka-squad namin, which is isang Shakira. Tapos, nandun lang kami maghapon. Yung nag-rides ba tayo? Oo, nandun lang kami maghapon. Sunday yun. Pagkapon kami nandoon, nagkwentuhan lang, kain-kain, picnic. Tapos pagdating ng hapon, nagsimba kami, tapos pumunta kami ng perya. Tapos lahat kami naka-uwi. Solid yun, promise. Solid yun. Ano na tayo sa question. Ikaw na! Ano mo sa sulit? Anong alaala? Kasi pag nawala ka na alaala, mawawala lahat. Ayun. Hindi kasi di ba sabi, kung mawawalan ka ng alaala, anong alaala yung ayaw makawala? Oh. Eh nawalan ka nga ng alaala eh. So mawawala lahat. Siguro, ang ayaw ko lang mawala, yung mga taong totoo sa akin, yun na lang. Yung mga taong sumusuporta sa akin. Kasi pag sinabi natin, kapag nawalan ka ng alaala, wala ka talagang maaalala. Even sila, hindi mo sila makikilala. Oh. Alaala, try mo yun. So, primaries? Kaya ang ayaw kong mawala, sila na lang. Yung pamilya ko, yung mga friends ko, yun. Mga totoong nagmamahal sa akin, hindi yung... Huwag na natin yung tatay. So, next question. Dalawa kasi yung tanong niya. Ang ganda ng ano mo doon. Kung pa... Ano? What? Kung papipiliin ka... Ay, sorry. Anong pipiliin mo sa dalawa? Mayaman, successful, or simple lang ang buhay? Ano na? Siyempre yung simple lang ang buhay. Girl, sige, sagutin mo, girl. Siyempre yung simple lang. Successful yung, and simple lang ang buhay. Yung buhay, kasi aalin mo yung kayamanan. Kasi kung hindi mo naman kasama yung mga taong nasa paligid mo, di ba? Kung hindi mo naman sila kasama umangat, edi wag na lang. Dun ka na sa, ano lang, sa ka-level mo sila para happy. Diba? Ako, ang sagot ko, siyempre, successful. Wala namang sasagot ng ano. Sabahay. Alam nyo, merong mga mayaman na hindi successful. Hindi sila happy. Mayaman lang sila, pero hindi sila successful, hindi sila happy. Kasi ang successful, masaya ka. Masaya ka sa na-conquer mo.
So, kaya yun yung pinili ko. Kasi pag successful ka, satisfied ka, happy ka sa kung ano yung success tama. Na nadama. Tama. Of course, lagi yan. Ganun mo kami, oh. Sama-sama tayong mag-aangat. Pakinggan. So, yun. Kasi pag successful ka nga, satisfied ka, happy ka sa kung anong meron ka that day. Kahit hindi sobrang dami yung pera mo. Kasi hindi naman basihan ang pera eh. Yung kung hindi mo naman gaano maganda yung bahay mo, kung gaano karami yung kotse mo, hindi yung basihan ang pagiging successful. Oo nga, marami kang gano'n, may mga gano'n ka. Pero hindi ka happy. Kumbaga may kulang pa rin sa puso. So, that is actually the last question. So, thank you very much po sa mga nagtanong. So, ayun. Please don't forget to subscribe, like, and click the notification bell para updated po kayo sa mga i-release kong video. Hindi po ako hyper ngayon. Hindi po malakas boses ko kasi nasa labas po tayo. Medyo nakakahiya. May kahihiyan din po ako sa sarili. Thank you very much sa aking friend na si Liza na laging nandyan sa mga vlog ko. Alam ka na siya sa kota na kota. Bye-bye! Thank you! Ha, 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 ha.